Kinuha ni Luis Fernando ang mga biniling pasalubong bago lumabas ng bahay. Let's go, Drago! Binuksan niya ang gate at niyayang palabas ang alagang aso. Excited siyang pumunta sa bahay bakasyunan ng mga inamorata para makita si Maria. He's not going to hold back now. Nagpasya siyang ligawan ang dalaga. Bahala na kung anong mangyayari. Kung kinakailangang lumuhod siya ay gagawin niya. Mapatawad lang siya ni Maria. Pero sa ngayon, ang importante ay masabi niya rito ang feelings niya. Dahil sigurado na siya, he likes her. Gising o tulog, ito ang parating laman ng isip niya. Luis Fernando? Halatang nagulat si Aling Becky nang mapagbuksan siya ng pinto. Good morning, Aling Becky. Naririyan ho ba si Maria? Si Doc? Abay, may apat na araw na mula nang siya'y umalis. 4 days? Bigla siyang na-disappoint sa narinig. Akala niya pa naman ay makakausap niya ito pagbalik galing sa Maynila. Nagkasali si sila. Heto ho, pasalubong. Ibinigay niya sa katiwala ang pasalubong na para sana kay Maria. Para yata ito kay Doktora. Sa inyo na lang ho, hindi na rin siya nagtagal at nagpaalam na rito. Mabigat ang dibdib na naglakad na siyang pabalik sa kanyang bahay. Naihagod ni Luis Fernando ang mga daliri sa buhok. Kahit kadarating pa lang, ay nangangati na ang mga paa niyang bumiyahe pabalik ng Maynila. Oh shit! Mahinang umungol si Drago at tumingin sa kanya. Not you, buddy! Napabuga siya ng hangin sa kapabagsak na naupo sa couch. Naupo sa may paanan niya si Drago. Nakatingin sa kanya na parang may hinihintay na kung ano. Are you hungry? Kumiling ang ulo nito sa kamahinang umungol. Right, you are always hungry. Come here. Kaagad naman itong lumapit sa kanya. Do you think we should head back to Manila? Drago just gave him a blank stare. Fine, I'll get you some food. Tumayo na si Luis Fernando at pinaghanda na ng makakain na alaga. Naisip niyang pagkakain nito ay babiyahin na ulit silang pabalik ng Maynila. He needs to see her. He miss her. He miss her laughter, her smile, and most of all, her company. He miss being with her. Na kahit hindi sila mag-usap ay naroon yung contentment at tranquility. Hurry up, buddy. We're heading back to Manila. Dalawang sunod na kahol ang naging tugon doon ni Drago. Good. Now we're on the same page. Pagod na nag-inat si Maria. Sa loob ng 4 na araw pagkatapos niyang makabalik ng ospital, ay naging sunod-sunod ang pasyente niya. Nagkaroon din na tigdas outbreak. Kaya naman halos mapuno ng mga batang pasyente ang kanilang ward. Madalas ay umuwi lamang siya para matulog. Nakadalasan ay wala pang halos 4 na oras ang kanyang ipapahinga. Nahagod niya ang kanyang batok habang papalabas ng kanyang opisina. I'll go ahead, Mara. Aniya sa sekretarya. Yes, Doc. Pahinga na po kayo. Good night. Good night po. Tumalikod na si Mara para umalis. Ay, Doc. May naghahanap nga po pala sa inyo. Pahabol na sabi ng sekretarya. Sino raw? Lalaki, Doc. At ang guwapo. May nanunuksong ngiti sa mga labi ng sekretarya nang idugtong iyong huli. Kaya lang hindi naman binigay ang pangalan. Kumabog ang dibdib na dalaga. Isang guwapong mukha lang ang sumagi sa isipan niya. Si Luis Fernando. Kanina pa ba? Siguro mga 3 hours na, Doc. Pero sabi niya maghihintay daw siya kahit anong oras ka umuwi. Napatingin si Maria sa kanyang wristwatch. Kung 3 oras na itong naghihintay ay saan naman ito po pwedeng maghintay hanggang ganoong oras? It's almost 9 o'clock in the evening. Baka nasa parking lot yun, Doc. Hindi ko na siya napansin sa lobby eh. Siguro nga. Lumabas na si Maria ng kanyang opisina. Pagdating sa lobby ay pahapyaw niyang iginala ang mga mata sa paghahanap ng isang pamilyar na mukha. Wala. Baka nainip at umuwi na. Dumiretso na siya sa parking lot. Maria! Gulat siyang napalingon sa tumawag sa kanya. Sebastian? You look surprised to see me. I am. How are you? How's your wound? Nagpalingalinga siya sa paligid sa pag-aalalang baka may mga pulis na makakita rito. Don't worry, walang pulis na maghahanap sa akin. So, you are not just a delinquent, but a mind reader as well. A delinquent mind reader. Yep, that's me. Para nakakalokong sagot pa nito. Napailing na lang siya. Alanganing matawa. Masuya sa arrogance nito. Okay, Mr. Delinquent Mind Reader. What can I do for you? Tanong ni Maria rito.
Pinag-cross niya ang dalawang braso sa dibdib. I was planning to invite you to dinner, but since you look tired, maybe I'll just offer you a ride home. I'm hungry. Then let's have dinner first. Despite the circumstances of how they've met, wala na siyang maramdaman takot dito. Okay. Iginiya siya nito sa kinapaparadahan ng sarili nitong kotse. A very sleek Mercedes Maybach. Ipinagbukas siya nito ng pinto sa tabi ng passenger side. Nang makaupo siya, ay kaagad itong lumigid sa driver's seat. Do you like Italian food? He asked before he started the engine. I love Italian food. Perfect. Let me guess, you already have a reservation. I'm a mind reader and you're a fortune teller. I think we'll make a perfect couple. Haha, very funny. Now you are also a joker. Kaya bagay talaga tayo. You wish? Palabas na ng ospital ang sekretarya ni Maria na si Mara nang mahagip ng pandinig ng babae ang pagtatanong ng isang lalaki sa information desk. Itinatanong nito kung nasa loob pa si Doktora Maria Inamorata. Saglit na hinagod ng tingin ng sekretarya ang lalaki. Wow! Sino naman ni Tech? Inuulan yata ng gwapong visitor si Doc sa loob-loob ng babae. Mukhang nakaalis na po si Doc, sir. Pero hayan po ang sekretarya niya. Kung gusto niyo pong kumuha ng appointment kay Doc, ay siya na lang po ang kausapin niyo. Itinuro ng receptionist si Mara nang masulyapan nito ang babae. Mara, pasyente yata ni Doc. May kasamang kilig ang ngiti ng receptionist nang tanguan ni Mara. Ang gwapo namang sanggol nito, piliang naisip ng sekretarya. Good evening, sir. Si Doc po bang hinahanap niyo? Good evening. Yes, is she still here? Kaaalis lang ho. Siguro mga 30 minutes na rin na nakakaraan. Mukhang nalungkot ang gwapong sanggol. May I know your name, sir? Para masabi ko kay Doc na dumaan kayo. Or may pasyente ho ba kayong ipapacheck up sa kanya? Sayang naman kung may asawa ng isang to. Sa isip-isip ni Mara. No, I just dropped by to see her. And I'm Luis Fernando Montenegro. Babalik na lang ako bukas kung may libre siyang oras. I'll put you on her 11:30, sir. Yan ang vacant time sa schedule niya bukas. That would be awesome. Thanks. Nang umiti ang lalaki ay muntik na yata malaglag ang kanyang tong. Mabuti na lamang at bagong bili yun, mahigpit pang garter. Nagpaalam na ang lalaki. Halos maglaway naman si Mara at ang receptionist habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Luis Fernando. Ang gwapo niya, day! Namimilipit na sabi ni Mara. Sinabi mo pa, walang itulak kabigin ano? Ay, ikaw rin ba napagtanungan nung una lalaki kanina? Yes, iba naman ang dating noon. Asian hunk. Yum-yum. At itong huli tingin pala nakakabuntis na. Correct. Malakas na naglapat ang palad ang dalawang babae. Magbubungus-ngisan pa sana ang dalawa nang makitang paparating ang old maid na head nurse. Patagong nagkatinginan na lamang ang dalawa. Pigil ang kilig. They were ushered to their table. Tulad ng hula ni Maria, may reservation na nga si Sebastian sa restaurant at hindi basta-bastang restaurant ang pinagdala nito sa kanya. Alam niyang hindi madali makakuha ng reservation doon kung hindi rin lang regular customers. Alam niya dahil sa ilang bibihirang okasyon na nakasama niya ang kanyang lolo Esteban ay doon siya nito isinasama para kumain. Hindi naman nagtagal ang paghihintay nila at kaagad na naiserve ang kanilang order. She's really hungry. She missed lunch sa dami na rin ng mga pasyente. Nakailang subo na siya na mapansing pinapanood lang siya ng kasama niya. Mr. Delinquent Mind Reader, start eating okay? Hindi ka mabubusog niyan kung panunoorin mo lang ako. Not true. Nakakabusog kang panoorin kumain. Psh! Huwag mga akong daanin sa mga ganyan. Kumain ka na! Nangingitindi ng putito ang kubyertos at nagsimula na rin kumain. What exactly do you do for a living? Mahinang tanong ni Maria sa kasalong kumain. Dad Jim Bullets. Matiim na tinitigan ni Maria ang kausap. Seryosong sagot. Pulis ka ba? Nope. Hired killer? If I tell you, I'm gonna have to kiss you. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Nakataas ang isang sulok ng bibig sa isang ngiti na hindi niya malaman kung nang-aasar o ano. Sinimangutan niya ito at muling ibinaling ang atensyon sa pagkain. Bahala ka nga sa buhay mo. Tahimik sila nagpatuloy ng pagkain. Would you like some wine? Mabilis siyang umiling. No thanks. Sariwa pa sa alaala niya ang huling inuming tinanggap niya mula sa isang estranghero.
at hindi maganda ang alaalang naiwan sa kanya ng gabing iyon. Okay, dessert. I'll have Italian cheesecake. Yun ang hiningi nito sa host nila. Nang maiserve iyon ay sinabayan siya nito sa pamamagitan ng pagsimsim ng red wine. May boyfriend ka na ba? Biglang nasamid si Maria sa tanong ng binata. Mabilis naman siyang inabutan ni Sebastian ng tubig. Ganyan ka ba talaga? Direct to the point? Bakit ko naman pasisikot-sikutin ang pagtatanong kung yun naman talagang gusto ko malaman? Wala, pasupladan niya ang sagot dito. Hayan, o diba malinaw? Inirapan niya ito. Sira ulo, ang bait mo talaga sa akin. Ewan ko sa'yo, parang kanta yun ah. Kanta? Bakit? Singer ka? Wow, parang ang layo ha. Ang alam ko ako ang umiinom ng alak pero mukhang ikaw ang lasing na. Paano nga pong naging kanta yun, Aber? It goes something like this. mahal kita, hindi ito bola. Sumagot ka naman, wag lang ewan. Natawa si Maria. Sounds familiar. It's classic. Kasing classic mo? Ouch, that hurts. She giggled. Sorry. Nang tingnan niya ito ay may ngiting nakaguhit sa mga labi nito. This time though, it looks genuine. Hanggang sa matapos silang maghapunan, ay magaan at puro biruan ang kanilang usapan. Hindi niya inakalang ang lalaking kinatatakutan niya noong una ay makakausap niya sa ganoong paraan. Sigurado kang sa ospital na ulit kita ihahatid. Ihahatid na kita sa inyo. At least sigurado pa akong nakauwi ka na ng safe. You're my guardian angel now? You can say that. Sandali lamang siyang nag-isip bago nagpa siyang pumayag. Total, pagod na rin naman siya at ang gusto na lang niya ay humiga at matulog. Safe naman ang kotse niya sa ospital. Can I see you again? This is a free country, Mr. Delinquent Mind Reader, / my guardian angel. Of course, you can see me again. We can see each other again. Since hindi naman tayo mga bulag. Tch, napakatino mo talagang kausap. Uy, nagsalita ang matino. I think it's viral. Ang lakas mo makahawa. Sira. Maria's day started hectic. As soon as she was seated on her chair, ay naging sunod-sunod na ang kanyang pasyente. Ang huli niyang pasyente bago mag-lunch break ay isang 6 na taong gulang na batang babae. She's malnourished and underweight. And with a bit of honest to goodness advice, she told the mother that her daughter should see a child psychologist. 6 na buwan pa lamang niya itong pasyente. Pero sa umpisa pa lang ay kapansin-pansin na kulang sa atensyon ng mga magulang ang bata. Kahit nga sa mismong araw ng konsultasyon nito ay busy pa rin sa cellphone ang ina. The mother is a busy corporate executive. Wala siyang idea tungkol sa ama ng bata. Ngunit sa pagmamasid ni Maria, mukhang lahat ng pangangailangan ng anak, maliban sa financial matters ay inaasa nito sa yaya. Galit at obviously offended na lumabas ng consultation room ang babae. Medyo paangil nitong tinawag ang yaya ng bata, kasama ang kanyang pasyente na parehong naghihintay sa lobby habang masinsinan niyang kinakausap ang nanay ng bata. Pero sa halip na pakinggan ng professional advice niya, ay mukhang minasama pa nito. Hindi na rin siya umaasang babalik pa ito sa kanya para magpakonsulta. Ngunit sana naman, bago pa umabot sa masamang sitwasyon, ang kalusugan ng bata ay mapaglaanan na ito ng panahon ng ina. Dahil kahit may mga supplements para masuportahan ang kalusugan ng bata, hindi nang kayang lunasan ang problemang emosyonal. The child is obviously seeking her parent attention. Ngunit tila kapwa walang panahon doon ng mga magulang nito. That one looks peace, bungad ni Isabel na kaibigan niyang doktor. Hula niya ay nakasalubong nito ang kaaalis niya lang na pasyente. Some people just don't know when to take good advice when it's given to them. Ani ang naiiling. Gusto mo bang sumubay sa akin mag-lunch? I was about to. Kaya lang baka makaistorbo ko kaya sa ibang araw na lang. May nauna na sa akin eh. Nanunukso ang ngiti nito. Kinunutan niya ito ng noo. Ikiniling nito ang ulo sa labas ng kanyang opisina na parang sinasabing lumabas siya. May bisita ako? Yes, at mukhang kanina pa siya naghihintay. Oh, naalala ni Maria si Sebastian. Wala siya natatanda ang may usapan sila sa araw na iyon. She checks her phone nang maisip na baka hindi niya lang napansin na may message ito sa kanya. Bago kasi sila nito naghiwalay kagabi ay hiningi nito ang kanyang cellphone number. Meron siyang mensahe, marami actually, at 2 roon ay galing sa unregistered number. I'll go ahead,
Huwag mong kalilimutang balitaan ako, ha? I've been hearing since this morning na pinuputakti ka ng mga gwapong manliligaw. Napailing si Maria para itanggi ang sinasabi ng kaibigan. Ang chismis nga naman, iba-iba ang version. That's not true. Wala akong manliligaw. Especially mga gwapo. The one who visited me yesterday was just a new friend. May asawa? I don't know. Committed na. I don't know about that. Pwes, dyan niya nagsisimula, my friend. Sa pakikipagkaibigan. Tinawanan niya lang ito. Hindi na po ako magtatagal at baka tumirik na mata ng bisita mo. Kung hindi lang kita mahal, i-snatching ko ang isang yan sa'yo. Weakness ko pa naman ng mga blue eyes. Sa sinabi ni Isabel, ay biglang pumitlag ang puso ni Maria. Blue eyes? Sebastian has Asian features and his eyes are definitely not blue. Could it be Luis Fernando? Ang sinasabi ni Mara na nasa lunch schedule niya, bahagyan na niya natanguan ang kaibigan na lumabas ito sa kanyang opisina. She grabbed her phone and pursed and headed for the door. Then her steps halted. Pumasok siya sa loob ng banyo at tiningnan ang ayos niya. Nag-retouch siya ng kanyang makeup at saka sinuklay ng ilang ulit ang buhok hanggang sa maging makinang ang mga hibla. Kumakabog ang dibdib niya nang tunguhin ang pinto. Pagbukas niya ay kaagad na tumambad sa kanya ang lalaking nakaupo sa pahabang upuan sa reception area. Luis Fernando. Hello. Mabilis itong tumayo pagkakita sa kanya. This is a surprise. Talagang gulat na gulat si Maria. Lalo pa nga't umalis siya ng laiya nang hindi man lang sila nakakapagpaalam sa isa't isa. I came by yesterday, pero pagdating ko ay kaalis mo lang. I see. May sakit ka ba? Napangiti ito kasabay ang pangingislap ng mga mata sa amusement. Lahat ba na pumupunta sa ospital ay may sakit? Well, considering how we... never mind. Itinaboy na lang niya ang anumang sumbat sa pambabaliwala nito sa kanya. May kailangan ka ba? Iimbitahin sana kitang mag-lunch. I don't think I can decline since you are already on my luncheon appointment. I'll take that as a yes. Ngumiti lang si Maria at sumama na rito. Nakasalubong nila ang kanyang sekretarya na inutusan niya kanina na kunin ang isang file ng kanyang pasyente kay Dr. Robles. Nginitaan nito si Luis Fernando na tila komportable na ang mga ito sa isa't isa. You should have your lunch na, Mara. Aniya sa sekretarya. Yes, Doc. Iiwan ko lang po ito sa table nyo. Tukoy nito sa hawak na folder. Okay, thanks. Enjoy your meal po. Anito sa kanilang pareha. Dumiretso na sila sa parking. Naglalakad na sila patungo sa kinapaparadahan ng sasakyan ni Luis Fernando na may tumawag sa pangalan ni Mara. Sebastian. Magkasabay pa nilang nabigkas ang pangalan ng lalaki nang malingunan nito. You know him? Malalim ang kunot ng noong lumingon kay Maria si Luis Fernando. Yes. Magkakilala rin kayo? Tanong ng dalaga na nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawang lalaki. Yes. Sabay na tugon ng dalawa. Small world, Anya. I went to your house last week, but you weren't there, ani Sebastian kay Luis Fernando. I took Natalia home. At the mention of a female name, saka lamang naalala ni Maria na may nobyo na nga pala ang lalaking kasama niya. What brings you here, Sebastian? Aniya sa lalaki. Nakangiti. I was in the area. I thought I'd drop by and ask you out to have lunch with me. Actually, we were about to leave to have lunch, sagot ni Fernando na mabilis na hinawakan ang siko ni Maria. Nagtatanong ang tingin ni Sebastian ang tumingin sa dalaga na parabang sinasabing, akala ko ba wala kang boyfriend? We were neighbors in Batangas, she explained. Ah, gee, I'm hungry. Let's go, ani ni Luis. Para itong galit na hindi niya maintindihan, magkaaway ba ang mga ito? Can I join you? Sure, tugon ni Maria. No way. Mabilis ang sagot ni Luis Fernando. Kaagad na lumipad ang tingin ni Maria kay Luis Fernando. Dumaan ako sa sekretarya mo para sa appointment na to, remember? Parang sagot nito sa pagtataka niya. Tumaas ang isang sulok ng bibig ni Sebastian sa trademark nitong ngisi. Don't worry about it, Maria, ani Sebastian sa dalaga. At kay Luis Fernando, anito. I was only messing with you, Montenegro. Besides, three is a crowd. Pinigilan ni Maria ang mapailing. I'll call you, wika nito kay Maria. See you around, Montenegro. Tipid lang itong tinanguan ng binata habang tikom na tikom ang mga labi. Tumalikod na si Sebastian at tinuang sasakyan nito. That was rude,
Hindi niya napigilan sabihin nang pagbuksan siya ni Luis Fernando ng pinto ng sasakyan. On second thought, ano bang alam niya rito? Ilang araw niya lamang naman ito nakasama at nakakwentuhan, nakabiruan at nakasalo sa pagkain. Yung iba nga bumilang na ng taon pero hindi mo pa rin masasabi kung ano ang totoong pagkatao. Silang dalawa pa kaya? Hindi ito kumibo at tahimik lang na binuhay ang makina ng sasakyan. Marahil ay nasa 10 minuto na tumatakbo ang sasakyan nang magtanong ito sa kanya. Paano kayo nagkakilala ni Sebastian? Munti ko na siya mabangga at napansin ko may sugat siya. And come to think of it, malapit siya sa bahay mo na makita ko siya. Tumango ito na parang inaabsorb ang sinabi niya. Is he a cop? Tanong niya. He's cuff? Yeah, right. A simple yes or no is all that I want to hear. No. At isang payo, layuan mo siya. Kung maaari, huwag mo nang i-entertain ang kanyang mga tawag o tuwing dadaan siya upang bisitahin ka. His bad news? How bad? Ang pinakamasamang tao na makikita mo sa mundong ito. Hindi ba medyo exaggerated? Membro siya ng isang underground organization. Like the mafia? Sort of. His father was a yakuza. Oh, pero mukhang mabuting tao siya, naisip ni Maria. Buskador ito at sa una ay napaka-intimidating ng dating. Pero sa sandaling makausap na, ay madali itong makagaana na loob. How come you know so much about him? Bigla niyang naisip itanong. My father is one of them. Gulat siyang nilingon ito. He's a capo. What's that? A captain. He's a member of a mafia family. The Gagliardis. Hindi pamilyar sa kanya ang mga nabanggit nito. Pero naisip ni Maria na hindi na importante iyon dahil wala namang kinalaman sa kanya ang mga ito. Are you one of them? Absolutely not. Puno ng indignasyong sagot ni Luis Fernando. My business and everything that I have, they are all legal. Clean. Even my taxes, I paid them on time. My only tie to these people is my father, who by the way is already retired. Fine, there's no need to sound defensive. I am not. Are we fighting? Natigilan ito sa tanong ni Maria. Nag-side glance ito sa kanya bago muling ibinalik ang attention sa pagmamaneho. I'm sorry, I'm just concerned. Yeah, ganun naman ang ginagawa ng magkaibigan sa isa't isa, hindi ba? At pagkatapos ng ilang araw, hindi mo na ako papansinin na parang wala lang. About that, I can explain. No need, I understand. You do? Yup. Now step on it because I'm hungry. Yes, Doc. Makalipas ang ilang minuto ay pinirada ni Luis Fernando ang kanyang sasakyan sa harap ng isang restaurant. The place has a homey ambience. Isang parang malaking kubo ang buong establishment. Kugo ng bubong at malalaking troso ang mga poste at beam. At marahil ay regular ito roon dahil magilo silang sinalubong ng mismong namamahala ng restaurant at dinala sa isang naka-reserve na mesa. The restaurant serves Filipino delicacies. Luis Fernando ordered kare-kare. Paborito raw nito iyon. Inihaw na bangus at tilapia. Siya ay gusto niya ng lumpiang ubod at fried calamares. Umorder din siya ng buko juice, ube at leche flan. At dahil gutom na, magana siya nagsimulang kumain. Paminsan-minsan ay pinaglalagay siya ng ulam ni Luis Fernando sa kanyang plato. Gusto niya sanang sawayin nito dahil kung may ibang titingin ay mapagkakamalan silang magnobyo. But a part of her refused to do so. She missed him at kahit alam niyang hindi siya pwede magkaroon ng karapatan, ay gusto niyang kunin ang pagkakataong iyon para makasama ito. They were having desserts na pareho silang makatanggap ng emergency call. Luis Fernando's mother was rushed to the hospital due to chest pains. Siya naman ay kailangang bumalik na napagamutan dahil sa emergency case na isa niyang pasyente. I'll take a cab. Puntahan mo ng mom mo. Aniya rito nang sabay silang tumayo sa kanilang kinauupuan. No, her doctor is already attending her case. Iahatid na kita. Kukontra pa sana si Maria pero wala na rin siyang nagawa nang ipagbuka siya ng pinto ni Luis at pasakayin sa kotse nito. Truth is, I have so many things I want to talk to you. Sabi nito na tumatakbo ng sasakyan. Whatever it is, maybe some other time. Yeah, some other time. Pero ng mga sumunod na araw ay pareho nang nawala na pagkakataon sina Maria at Luis Fernando na magkita. Sumailalim sa isang bypass operation ng mami ni Luis at naging critical ang kondisyon nito. Ang communication nila ay sa cellphone na lang. At for Sebastian, twice pa siyang sumama ritong lumabas. Wala siya nakikitang masama dahil mabuti ang pakikitungo nito sa kanya.
Maginoo ito at hindi kailanman nag-take advantage sa kanya sa kabila na natuklasan niya sa pagkataon nito mula kay Fernando. Isa pa ay masaya itong kasama para siyang nakatagpo ng isang barkada rito. Isang gabing pag-uwi ni Maria mula sa ospital ay nadatnan niya nag-aaway ang kanyang Lola Corazon at Lolo Esteban. It was the first dahil kung magtalo man ang mga ito ay madalas na pribado at hindi naririnig ng ibang tao. Their argument was heated. Nasa labas pa lamang si Maria ng mansyon ay dinignan niya ang mataas na boses ng abuela. Ang mga kawaksi na nakikiusyoso ng palihim ay nagkanya-kanyang pulasan nang makita siyang papasok ng kabahayan. Nagulat pa si Maria ng masulyapan ng kanyang ina sa isang tabi at umiiyak. Namumula ang magkabilang pisngi nito na tila may bakas ng sampal. Mama, nag-aalala lang dinaluhan ni Maria kaagad ang ina. What is happening here? Sinaktan niyo ba si Mama? Bumaling ang tingin niya sa kanyang Lolo Esteban at Lola Corazon. Nagtagal yun sa huli dahil more or less ay alam niya ito lamang ang may kakayahang pagbuhatan ng kamay ang kanyang ina. Kulang pa bang verbal abuse, Lola? Ngayon pati pananakit ng physical ay gagawin niyo na rin kay Mama? Kulang pa yun sa kanya dahil malandi siyang babae at manang-mana ka sa kanya. Nagpupuyos ang loob na sagot nito. Dinuro pa siya at matalino pinukol ng tingin. Dito lamang mga nakalipas na araw ay ikaw na naman ang usap-usapan sa ospital dahil sa kung sino-sino lalaki nakikita ang kasama mo. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka sinipot ni Seryo sa araw ng kasal niyo. Nasa loob ng kulo mo. That's enough, Corazon. Namumula ang mukha ni Don Esteban na tila napipikon na sa asawa. Enough? I haven't started yet. Bakit hindi pa natin ibunyag ang pinaka-main event na sa swelang ito? Mama, gumuhit ang labis na pag-aalala sa mukha ni Maria. Kabaliktaran naman ni Don Esteban. Go ahead, Corazon. You've been dying to reveal it for a very long time now, right? Sawang-sawa na ako sa mga banta mo. For the past 29 years, ay wala ka nang ginawa kung hindi ay pamukha sa akin ang kasalanan ko. Nakakasawa na. You want to reveal it? Go ahead. Bring it out in the open. Dahil sa totoo lang, dahil ko pang nasustensya ng bitay sa nakalipas na 30 taon sa bawat sandaling sinusumbatan mo ko. Litong nagpalipat-lipat ang tingin ni Maria kina Don Esteban at Doña Corazon. Ano bang pinag-uusapan niyo? Isang nanunuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kanyang abuela nang humarap ito sa kanya. Matagal mo nang gustong malaman kung sinong tatay mo, hindi ba? Para siyang natulos sa kinatatayuan. Mula sa nanunuyang ngiti sa mga labi ng abuela ay dumapo ang tingin ni Maria kay Don Esteban. Kilala niyo kung sinong tatay ko? Parang nagkabikig ang lalamunan niya. Of course, my dear. Dahil kaharap mo siya mismo sa mga oras na to. Puno ng sarkasam na sagot ni Doña Corazon sabay baling ng tingin sa asawa. Impit na napaiyak si Caridad habang si Maria naman ay tulalang napatitig kay Don Esteban. Hindi siya himatayin pero sa mga sandaling iyon ay parang gustong magdilim ng paligid niya. This can't be. No, none of this is real. Paulit-ulit at ang ginautak niya. Natutop niya ang noon ng tila bigla siyang maliyo sa natuklasang revelasyon. Mabilis siyang napakapit sa upuang nasa tabi niya nang muntik na siyang gumiray sa kinatatayuan. Ang taong kinikilala niyang lolo ay siyang tunay niyang ama? Maria. Napapitlag siya ng tangkaing hawakan ni Don Esteban. Itinaas ni Maria ang isang kamay para pigilan ito sa paglapit sa kanya. Nahihirapan siya makabuo ng tamang pangungusap. Biglang nag-init ang kanyang mga mata at nagsikip ang kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung anong eksaktong nararamdaman sa mga oras na yun. Matutuwa ba siya na finally ay hindi na isang blankong mukha ang nakikita niyang imahe ng kanyang ama? She saw the helplessness on her mother's face. Tila ito humihingi ng pangunawa. Pero paano niya itong uunawain kung sa kahit na anong anggulong tingnan ay mali ang ginawa nito? She had an affair with their father-in-law, for God's sake. Parang umiikot ang paligid ni Maria. Ngayon ay nauunawaan na ni Maria kung bakit ganoon na lamang katindi ang galit ng abuela sa kanya. Dahil paano nga naman ito masisikmura ang presensya niya kung sa bawat araw na nakikita siya ay maaalala nito ang kataksilan ng asawa at manugang? It sounds sick, immoral, at siya ay produkto ng isang immoral na relasyon. Pangit nang isipin na nagkaroon ito ng affair sa ibang lalaki, may mas lalala pa pala roon. Nakiapid ito sa sarili nitong biyanan. It's not what you think, Maria, ani Don Esteban. Despite his age ay makikita pa rin matikas ang kanyang abuelo. Kahit ang ilang mga nurses at doktor sa ospital ay nagagwapuhan pa rin dito. Para raw kasi itong Pinoy copy,
ni Sol Lizazo. O tama bang tawagin pa niya itong lolo? Napatingala siya at napangiti ng mapakla. Her life is really fucked up from the very beginning. Mariin niyang pinahid ang mga luhang mabilis na umago sa magkabila niyang pisngi. Really? At paano ko po ba dapat isipin ang namagitan sa inyo ni Mama? Kahit anong paliwanag pang ibigay niyo ay hindi pa rin mababago ang katotohanan. May nangyari sa inyong dalawa at heto ako. Itinuro ni Maria sarili ang buhay na produkto ng inyong kasalanan. Biglang bumalik sa kanyang alaala yung mga panahon naghahanap siya ng kalinga ng isang magulang, ng isang ama. Dahil madalas na abala ang kanyang ina para sundin ng kaliwat kanang utos ng biyan ng babae. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit hindi ito ganap na maipakita ang pagmamahal ng isang ama sa kanya dahil lagi itong may kailangang isaalang-alang. Ang damdamin ng asawa ni Doña Corazon. Sa kabila ng pagpipigil ng emosyon ay napahikbi si Maria. Napaiyak siya sa dalawang palad at hinayaang bumuhos ang masaganang luha. Anak! Nanlapitan siya ng ina ay tila napapasong iniwasan niya ito. Emotional siya sa mga sandaling iyon. The pain was too much to bear. Kahit nanginginig ang mga tuhod ay itinuwid ni Maria ang sarili at tinungo ang front door. Kailangan niyang umalis. Pakaramdam niya ay napakasikip ng buong bahay na hindi niya magawang makahinga ng maluwag. Nasusuffocate siya at kailangan niya lumabas. Maria! Mabilis siyang nahabol ni Don Esteban at hinawakan sa braso. Let go! Nangangatal ang mga labing sinabi niya rito. Nalalabo sa luha ang kanyang mga mata. No, I won't let you out of this house, especially in that state. I want to get out of this place. Let me go, please. Okay, pero sasama ako sa iyo. Ang anumang protesta ni Maria ay nawala ng silbi na magpatiuna na si Don Esteban palabas ng mansyon habang hawak siya sa isang braso. Alertong nakaabang ang driver nito at kaagad silang ipinagbukas ng pinto. Gusto kong umalis dahil gusto kong makalayo sa inyo. Parang batang hikbi ni Maria nang igiyan nitong pasakay ng kotse. I'll give your own space. Gusto ko lang makasiguro na hindi ka maaksidente sa daan. Naisip niya, naalala siguro nito ang nangyari sa anak nitong si Arturo, na matapos makapagtalo rito ay naaksidente sa daan at namatay. Natuklasan ba ng inyong anak ang affair niyo ni Mama kaya siya naaksidente? It was not an affair, sabi nito. Nasa daan na sila at tansyado lamang ang takbo ng sasakyan. Pero kung siya ang nagmamaneho ng kotse, marahil para na siyang ibinirit sa kasada sa mga sandaling iyon. Pareho kaming lasing na mangyari ang gabing iyon, ani ni Don Esteban. At sinisiguro ko sa iyong pagkatapos ng gabing iyon ay wala na namagitan sa amin ni Caridad. Dapat ipina-abort niyo na lang ako. How can you say that? Isa ka ring doktor, kasama sa sinumpaan mong sumagip ng buhay. Pero anong klase namang buhay ang nangyari sa akin? Hindi hubat mas mabuti pa kung hindi na lang ako nabuhay? God, my life is like one of those TV soap, but at least they have a good ending. Anak, lalo nagsikip ang dibdib ni Maria, kay tagal niyang inasam na makilala ang tatay niya at tatawagin siyang anak. Ngayong nangyari na hindi siya sigurado kung matutuwa, malulungkot o mas lalo masasaktan? My God, yun ang maralang pinakamalaking twist na pwede mangyari sa buhay ng isang tao. I have so many things to make up for. Patawarin mo ako, hindi kita naprotektahan. I'm moving out of that house, matatag niyan pa siya. And I'm taking Mama with me. Of course, matagal ko na dapat ginawa yun pero umasa akong isang araw ay lalambot din ang kalooban ni Corazon. Nagkamali ako. I really can't blame her. Panay ang balong ng luha niya. Kahit anong punas ni Maria ay tila ayaw maampat, inabutan siya ng panyo ni Don Esteban. Napailing siya. Sa isip ay parang hindi niya pa rin ito matukoy na papa. Simula sa pool kasi ay nakatatak na si isip niya na lolo niya ito. Even if not my blood in her heart, he's her grandpa. Pinunasan ni Don Esteban ang mga luha niya nang hindi niya tanggapin nito ang panyo. I'm sorry. Mahinang anans nito sa kasya kinabi sa dibdib. She's too weak to resist kaya hinayaan na lang niya itong yakapin siya. Her tears just kept on pouring at inilabas niya lahat iyon sa dibdib ni Don Esteban. I'm sorry. I'm so sorry, anak. Anak, ito nga ang kanyang ama. Nang sabihin ni Maria na gusto niya pumunta sa isang bar para uminom ay inutusan ni Don Esteban ang driver nito na dalhin sila sa isang music lounge. The place looks decent and for elite patrons. Ipinagbukas siya ng pinto ng driver. I want to be alone. Aniya nang umibis siya na sasakyan at sumunod si Don Esteban. Okay, pero sasama pa rin ako sa loob.
Baka mapagkamalan ka nila sugar daddy ko. I am your dad, but I am absolutely not your sugar daddy. Not everyone knows that, and you can tell everyone that you are my father. Why not? In fact, I think that's a good idea. Hindi makapaniwala si Maria sa narinig niya. Nangingilid ang luhang napatingin siya rito. May panunumbat. Hindi kita kailanman kinahiya kung yun ang iniisip mo. Hindi lang kita magawang ihantad sa publiko bilang respeto na rin kay Corazon. Alam ko kung gaano kalaki ang kasalanan na gawa ko sa kanya. At siya rin ang may gustong panatilihin lihim ang sekreto ng pamilya. But she went ballistic earlier nang sagutin siya ng mama mo dahil sa mga chismis na kumakalat sa ospital. Those were just exaggerated rumors. I know. At nang ipagtanggol kita ay mas lalo siyang nagalit. Pinagbintangan niya ako may ugnayan kami ni Caridad. Maring napapikit na mga mata si Maria. Ang plano niya pagpasok sa lounge ay hindi na lamang niya itinuloy. Muli siyang lumulan sa loob ng sasakyan. Instead of going into crowded places or bar, sinabi niya sa driver na dalhin siya sa lugar na malapit sa tabing dagat. The sound of waves calms her. Lumabas si Maria na sa sasakyan at naglakad-lakad sa baybayin. Hindi na sumunod si Don Esteban. Sa halip ay nanatili lamang ito sa loob ng kotse at nakamasid sa kanya. Tuyo na ang kanyang luha pero kasunod nun ay para namang namamalhid ang kanyang dibdib. Pinuno niya ng hangin ang dibdib at sumulyap sa kinaroroonan ni Don Esteban. Nakatingin ito sa kanya. Nasa dibdib ni Maria ang sama na loob. Ngunit yung purong galit ay hindi niya maramdaman dito. Pataguman kadalasan, naalala niya yung mga panahong bigla na lamang itong sumusulpot sa eskwela ang pinapasukan niya. Minsan ay sinasamahan siyang kumain ng lunch o hindi kaya ay merienda. At nang kumuha siya ng medisina, buong-buo ang suporta nito. Sa katunayan ay parang proud pa nga ito sa sinundan niya ang yapak nito na maging isa ring doktor. At sa bawat achievements na makuha niya sa school, huli man ay parati itong dumarating. Naglakad na siyang pabalik ng sasakyan. Tayo na pong umuwi. Nang gabing iyon ay bumalik sila ng masyon. Ngunit hindi rin sila nagtagal. Sinundo ni Maria ang kanyang ina at kumuha lamang ng ilang personal na gamit. Nag-check-in sila sa isang hotel at doon pansamantala nagpalipas ng gabi. Maraming properties ang mga inamorata. 2 condotel building, 4 na townhouse unit at 2 bahay bakasyonan, 1 sa Batangas at 1 sa Pangasinan. Pero siya na rin ang nagpasyang hindi tumuloy sa alinman sa mga iyon. May sapat siyang ipon para makapamuhay sila ng maayos ng mama niya. Kinabukasan ay dumating si Don Esteban. Dala nito ang isang kompletong dokumento ng bagong bahay na nakapangalan sa kanya. Ngunit umaangal ang pride ni Maria. Ayaw niyang tanggapin. Kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Aniya, I know that and I'm proud of what you have become. Naginit ang kanyang mga mata sa sinabi nito. I wish I can say the same thing about myself. Tugon niya rito sa basag na tinig. Don't say that. Kasalanan man sa paningin na lahat ang nangyari sa pagitan namin ni Caridad ay isa ka pa rin sa pinakamahalagang biyaya na dumating sa buhay ko. Bumagsak ang kanyang mga luha. Nilapitan siya ni Don Esteban at marahang kinabig sa dibdib nito. Hindi ito nagsalita ng anuman, ngunit nabakas niya sa mga mata nito ang sincerity at pagmamahal habang maingat na pinupunasan ang kanyang mga luha. Naalala niya noong bata pa siya, ganun din ang ginagawa nito kapag umiiyak siya sa tuwing pagmamalditahan ng kanyang ate Monica o di kaya'y pagagalitan ni Lola Corazon. Hindi na rin nagtaga si Don Esteban at nagpaalam na ito. Tanggapin mo nang binibigay niya, karapatan mo yun bilang anak niya. Ani ni Caridad nang mapansin na pagkakatingin niya sa brown envelope na nakalapag sa center table. Ayaw ko nang dagdagan ng galit ni Lola. Despite everything sa puso niya ay ito pa rin ang kinikilala niyang abuela. Your father is a good man, Maria, at mahal na mahal ka niya. Sa nangyari sa aming dalawa ay nasa akin ang higit na kasalanan. I have always been in love with him. I worked for him for 5 years bago ko nakilala ang anak niya si Arturo. I settled for second best hoping I'd get over my feelings for him. But I didn't, I couldn't. Nanlamig ang pagsasama namin ni Arturo na nauwi sa pambababae niya. Ginamit kong dahilan yun para makipaghiwalay sa kanya at para lumayo na rin. Pero nangyari ang gabing yun. I was drunk but not that drunk para hindi matanda ng mga nangyari ng gabing yun. I wanted it. I crave for it. Just one night with him. Parang may pumisil sa puso ni Maria. Alam niya na ngayon kung ano ang ganoong pakaramdam. Mahalin ng taong kailanman ay hindi magiging sayo. Ano kaya ang mangyayari ngayon na laman ni Maria ang tungkol sa tunay niyang ama?
Maging dahilan kaya ito para malayo ang loob niya sa taong dati ay inakalang lolo niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.